bilang agrikultural na bansa, di na nakakapagtaka kung marami pa rin sa atin ang nahihilig sa pagtatanim. At kahit pa man nagiging matagumpay na tayo sa kanya-kanya nating profesyon, marami pa rin sa atin ang babalik at babalik sa pag-aagrikultura. Masaganang araw mga ka-agri! Samahan niyo kong tunghayan ang kwento ng isang matagumpay nating ka-agri sa larangan ng pagmamais. Kung sino siya, tutok lang. Ako po ang inyong ka-agri, Ruben Gonzaga, para sa Syngenta Agri-Eskwela. Mula pa man noon, ay malapit na raw sa puso ni Ginoong Rinante Inokando ang pagmamais. Sa katunayan, kahit isa na siyang public servant o opisyal ng gobyerno ngayon, hindi pa rin niya nakakalimutan ang kanyang nakasanayang propesyon, ang pagsasaka. Bagkos, isinusulong niya rin ang iba't ibang kaalaman sa pagmamais upang mas makatulong sa kanyang kapwa. Mayong adlaw no, sa tanan. Ako si Rinante Inokando sa Cabanglasan, Bukidnon. No? Kita isip usa sa mga sulubuon sa lungsod. At usang gipanginambog nga usa sa taso nga mag-uuma sa lungsod sa Cabanglasan. Nagpuyo ta sa poblasyon sa lungsod sa Cabanglasan. O sa akong pagka mag-uuma, buratag usa ka scientist no, nga nag-discovery ta og mga produkto, mga gamit, o unsay atong gamiton sa atong pagpanguma. O usa sa pinaka-critical nga kinahanglan i-desisyon sa usa ka mag-uuma mao ang pagpili sa usa nga unsa nga variety, corn variety ang imong gamiton. No? Kagring Rinante, sa ilang corn varieties po na nasubukan ninyo, ano po ang masasabi ninyong angat sa lahat? Pinagi sa ato mga trial, sa mga demo, nagihatag sa ato ang mga ahinti no, sa Syngenta. Atong matestingan ang 6410 sa siguro mga tuig 2015 or 16 no, nga din gipaila ang maong produkto. Ug tungod lagi kay atong gitestingan, atong nakita kung unsa gid ang iyang nahimong tabang sa particular no sa ato ang area sa Cabanglasan, kay tungod lahi man ang setting sa ato ang atong area dito, ang klima lahi man, nakita nato nga dako kay siya kuan diferensya sa uban nga mga variety no. Kung matatandaan nyo mga ka-agri, sa nakaraang talakayan natin, natutunan natin na ang NK6410 ay naaangkop sa mga area na nasa mid to low elevation. At kaya napabilib si Ka-agring Rinante sa NK6410 ay dahil angkop sa kanilang pamamaraan ng pagsasaka sa kanilang lugar na nagbebenta ng parehong grains at cob market. Mao na gyud ni ang panahon na makatabang no ang maong variety sa mga katawhan dami na gyud sa Cabanglasan nga selective kayo og mga corn seeds variety no, kay sa pipila ka tuig siguro gikan sa year 2000 na din kita nag-engage sa pagpanguma na suta nato nga ang Cabanglasan pilian kayo og mga variety. Dahil dito mas naging pursigido si Ka-agring Rinante na ibahagi sa kanyang kapwa magsasaka ang kanyang kaalaman at kasanayan sa pagmamais tulad ng best agronomic practices, weed control, nutrient management recommendations, at pest and diseases management sa tulong na rin ng Syngenta Philippines Incorporated. Kabilang na rin ang maisan ni Ka-agring Rinante sa iba't ibang field tours at farmers visit. At siya na rin mismo ang nagbibigay kaalaman patungkol sa benepisyo ng pagtatanim ng NK6410. Nakakabilib, di ba? Sa katunayan, isa sa mga maisan ni Ka-agring Rinante ay inallocate niya upang gawing corn technology learning site para sa new hybrids o corn derby dahil naniniwala siya na ang hybrid development and advancement ay napakahalaga para makapagatid ng bago at di kalidad na produkto sa merkado. Isip usa lugar ka mag-uma dapat sigurista ka no, maniguro ka kung unsang variety ang imong itanom, kay garantiya na na siya nga kung guwapo ang imong corn seed no nga variety nga gigamit, garantiya na siya nga makasiguro ka nga adun lagi kay ginansya nga mapaabot. Talagang napatunayan niyo na po ang kalidad ng NK6410 sa inyong sakahan Ka-agring Rinante. Kung ikukumpara niyo po sa ibang variety na ginamit niyo noon, kumusta naman po ang inyong ani ngayon? Sa karon lang no ato nang istorya gid ang tinuod nga
anay panahon nga mutaas ang iyang abot na sa panahon nga maubos gamay depende sa dagan sa klima, pero naa siguro ta sa average nga 12 tons sa cubs, no, 12,000 kilo sa cubs, matag ektarya average na siya. So moingon ko sa amo lugar sa Cabanglasan na more than average na siya, sure gyud na kung naa na siya nga abot, sure gyud na nga adunay gigay ginansya. So siguro sa mga kaubanan natong mga mag-uuma, atong gihangyo sila nga labi na tong wala pa gyud, no, nagduwa-duwa pag testing ay inyong testingan, labi na gyud sa diri sa area sa Cabanglasan og mamaog klima sa Cabanglasan na inyong makita kung unsa sad ang matabang sa mga produkto. Kay ako probe na gyud na, no, nga probe na gyud na basta NK6410, dili gyud na siya mag-live. So sa unang panahon, daghan naman yung isyo nga daghag bulawan ang Cabanglasan. Tinood yun na, no, kay karon ako naging nakitaan nga matag karon og unya na agi mag-abot ng bulawan. O mauna hinungdan gani nga pag-abot sa NK6410, nahimo gyud siyang bulawan sa Cabanglasan. Tunay nga ginto ang NK6410 para sa mga kaagri natin sa bayan ng Cabanglasan. Sa pangunguna ni Kaagring Rinante, naging daan siya upang magkaroon ng apot kaya at di kalidad na NK hybrid corn seeds ang kanilang komunidad. Naging malaking parte rin si Kaagring Rinante sa iilang programa ng Syngenta tulad ng Experience Syngenta Events at Product Launching. Isang patotoo ng pagiging ehemplo ni Kaagring Rinante sa kapwa niya magsasaka ay nang maiuwi niya ang prestihiyosong karangalan at hiranging Syngenta Core Value Champion bilang pagkilala sa kanyang advokasya at patuloy na pagbibigay ng suporta sa kanyang komunidad at nasasakupan upang umangat ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng patuloy na pagtuklas ng bagong kaalaman at teknolohiya ukol sa pagsasaka. Para kay Kaagri Rinante, ang pagbabahagi ng kanyang mga kaalaman sa sakahan, lalo na sa pagmamais, ang pinakamagandang paraan para pataasin ang antas ng pagsasaka o productivity level ng ating mga magsasaka. Agree ako dyan. O di ba mga kaagri, isang patunay na talagang ang NK6410, hari sa bilis, bigat ng ani. Tulad ng mga kaagri natin sa Cabanglasan at ni Kaagring Rinante, aani kayo ng ginto. Marami pa akong agrikwento na magbibigay inspirasyon sa inyo mga kaagri, kaya tutok lang dahil makakasama nyo pa rin ako. Ako po ang inyong kaagri, Ruben Gonzaga, para sa Syngenta Agri-Eskwela.